mga kampures kayo, mga dilawan na rin kayo, ha? Mga kontra na kayo, hindi po yun. Ginagawa natin ito, hindi ho, na magising natin, no? Yung mga nananaginip. Kaya sorry na lang doon sa mga talagang blind followers ni Presidente Marcos, no? Noong unang pumutok yung Maharlika Wealth Fund, ang sinasabi nila, hindi ito bago sa mundo. Ito ika ay ginagawa successfully ng halos maraming bansa, no? Singapore, Malaysia, meron yan. Indonesia, meron din yan. Mga European countries, Middle East countries. And then, I bump into the story na yung Norway, no? Isa sa itinuturing na pinakamalaki sa buong mundo. The largest sovereign wealth fund ay nakapagtala ng pagkalugi noong nakaraang taon nang hindi po bababa sa $164 billion, mga almost 9 trillion pesos. Mahigit pa sa dalawang taon na budget ng Pilipinas. And to think, ito po ang pinakamalaking sovereign wealth fund sa buong bansa, ay sa buong mundo. Kasi iba po ang takbo ng panahon. Kaya sorry na lang doon sa mga talagang blind followers ni Presidente Marcos, no? Na every time meron tayong pinopost na anong tawag nito, a critical comment on Maharlika Wealth Fund, katakot-takot yung ano. Kasi ito nga, napagkalaki-laki na, malulugi ng ganito kalaki, $164 billion in one year. Tayo, hindi pa nga abot tayo ng 164 million billion pesos yung ipapasok natin dyan, di ba? Or sabihin mo na doble. Wala rin, no? Ubus din. Isang taon lang, ubus na yung pondo. Dahil nga po, hindi ito ang panahon. Hindi, kumbaga sa Aldab Nation ito, hindi ito ang tamang panahon, no? Wala sa tamang panahon, wala sa hulog, no? The market was impacted by the war in Europe. Number one. Number two, high inflation. Number three, rising interest rates. Kaya, ano eh, kung sino may nagpapasiklab at talagang pinapuputok na ang ganda ng Maharlika Fund, hindi nyo lang naintindihan, mga kampures kayo, mga dilawan na rin kayo, ha? Mga kontra na kayo, hindi po yun. Ginagawa natin ito, hindi ho, na magising natin, no? Yung mga nananaginip, no? Kasi hindi ho talaga ano eh, walang logic. Even in discussion, in elementary discussion, much more from the economic perspective or from the banking perspective or from fund management perspective, it will not fly. Hindi talaga, wala sa hulog eh, no? All sectors in the equity market had negative returns. With the exception of energy, we don't have that. No? So, kaya natin tinalakay ito sa ating pulso ngayong gabi. Kasi, ayaw natin mangyari na para lang mapagbigyan yung kapritso. Ha? Kung sino man yung nagtutulak niyan. Kasi ako, hindi siya pagano. I do not believe that the Maharlika Wealth Fund is established for purposes of investment. I still want to believe that this is a charade, no? Isang pagbabalat kayo ito. Kung ano man yung dahilan, malalaman at malalaman natin yan. As time goes by, sabi nga ng Cascades, no? Listen to the rhythm of the falling rain. Telling me it's all that I've been. Diba? Yun ang kanta. Mas maigi pa siguro, tapatin nyo na lang ang bayan. Para saan ba talaga yan? Yan ba isang paraan para maibalik ninyo, maipasok nyo sa Pilipinas, yung pera galing sa labas na hindi nyo mapasok-pasok dahil kailangan nyo ng washing machine? O kaya kailangan nyo si Aling Gloria La Bandera? Because if you insist right now, including your economic managers, no? Kasi nag-briefing daw sila sa Senado, na ang ganda-ganda, Jesus Maria Joseph,
May gaganda pa ba rito? Largest in the world and yet it fails. It's losing money. And they are sanay na sila dyan sa fund management ng sovereign fund and they're still losing in the hundreds of billions of dollars. Who are you to impress upon us that this is good, this is brilliant, this is rosy? Hindi naman bobo ang mga Pilipino eh. Hindi lang naman kayo ekonomista. Marami ang nakakaintindi. Oh, hindi namin sinasabing mas matalino kami sa inyo. Ang sinasabi lang natin, hold on, kung yan ay maganda, mag-antay tayo. Kasi number one, dumating ngayon yung defense chip ng Amerika. Ang pinag-uusapan, EDCA. Ano ba yung EDCA na yan? Maglalagay sila ng mga base sa loob ng mga base ng Pilipinas. We are being hoodwinked into believing that they will, ano, they are here as our partners. My goodness. Para tayong isinisilaban, idinuduldul doon sa nag-aapoy na posibleng pagmula ng giyera sa China. They're doing it in Australia, they're doing it in Japan. Now, itong ating mga taga-Pilipinas, ewan ko, because right now they're talking of Fort Mac. Yan ang worry ng mga taga Finland. Dahil yung Finland papasok sa NATO, necessarily it will join the war against Russia. Now they have been won by Russia. One of the ICBMs is pointed at Finland. And in one, sa isang iglap, maaaring mawala yung Finland pagka tinira ng nuclear bomb. So, yung atin, wala namang ano. Maayos naman eh. Economic growth natin, maayos. Nakakama na tayo eh. Gusto pa natin sumakay pa, matulog pa sa waterbed. Eh kung nabutas yung waterbed, o di nalunod ka. O yun lang naman. O, wala tayong iba pang maraming pag-uusapan. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyo lahat.